Shadrach, tuloy sasabihin pangalan ng Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego, yung Meshach, aso ko yun eh. Pero yung tunog eh. Sipin nyo yung naglalakad sila, ang iba na tinitingnan yung furnace kung patay na yung tatlo niya. May nakita pa silang kasama na naglalakad. Grabe. Kasama nila si Jesus. Sa matindi at pinakamatinding pinagdadaanan, apoy, trials, kasama niya si Lord. Amen. Kasama niya ang Panginoon. Kay matakot. Kay matakot. Be that unstoppable, undignified, no? And ano isa? Unveiled worship for God. And the last one is undivided worshiper. Ano yung una? Undignified worship. Unveiled. Undivided. Undivided na itong kwento ni Abraham yan. This old man was promised to have a son at binigyan siya ng son, di ba? Sarah was 99 years old when they had a son, no? Who is Isaac, pinramis ng bansa, no? Descendants ng isang matinding nation. Tapos sabi ni Lord, sacrifice me your son, your one and only son. Hirap, no? Ang hirap ng ganun ang ano, sabi ni Lord, akyat ka, it will take 3 days to go up the mountain and bring your son with you and sacrifice him to me, no? Yung pinaka-anak, no? But it was a test, of course, of Abraham's affection and sacrifice. And when you look at it, parang, what drives a man to do that? What drives a man, anak ko? Papapatay ko? Isang hindi mo maintindihan yung mga instructions ni Lord, no? Pero si Abraham, palayok talagang kilala niya si Lord, eh. Ang dami niya nang nakuha ang pangako, eh. I am your El Shaddai. Walk before me and be blameless. Walk before me for you are complete in me. El Shaddai, the ever all-sufficient one. Kilala niya si Lord, eh. But what drives him to do this? Simple lang. Obedience. Amen. Simple. Pero mahirap gawin minsan, di ba? Yes. Sa totoo lang, ang hirap gawin. Pero si Abraham, kaya napakahalagang maging mas malalim ang pagkakakilala nyo kay Lord para mas matapang kayo sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. But most of the time, those that really follow God courageously are the ones that experience abundant, successful, and prosperous life. And kahit sabihin ng iba, at paano na yung promise? Ni Abraham, God had spoken, eh. Nagsalita na si Lord, eh. Sabi ni Lord, eh. Paano ni asawa mo? Di iyak ng iyak yun. Paano na? Anong gagawin mo? Ano sasabihin mo? Eh, sabi ni Lord, eh. Paano ni anak mo? Ano, paano kanya titi? Paano ni future ng anak mo? Sabi ni Lord. Kaya ba natin? Amen. Sana kaya natin sabihin mo? Kasi sabi mo, susunod. Simple, walang distractions, walang distractions, talagang simply just to follow God. It's an undivided worshiper. Undivided worshiper. And this is what God is teaching us. No? Undeliverer. Unveiled. Unstoppable. Undivided. All the way para kayo. All out. All out. Hayaan natin, dalhin natin to sa ganitong maging worship, maging pagka-worshipper natin. Warrior, sinasabi ko, fighter ka, anak. Winner ka, anak. Tuwing didikit ka sa akin, may kakaiba. Mas grabe ang blessings. Yun ano. Kaya minsan, pag umakyat tayo ng mundo, tinuturuan tayo mag-sacrifice ng praise and worship. Kasi sa pag-praise and worship, minsan ang hirap talaga. Kumising lang ang hirap, iniiyak ko, minsan ginagapang ko eh. Pero ang tingin ko, parang kay Abraham, umakyat ako ng bundok. Pag may problema ako, pag may kailangan akong ipanalangin, umakyat ako ng bundok. Sisikapin kong makapasok sa presensya, pupunta ako sa pinaka-tuktok, Josh, pinaka-tuktok ng bundok. Pero si Lord, hindi mo kakaiba si Lord eh, but He knows what He is doing. He,
He knows when he is doing. You know why? Because when you are going up here in the mountain of God, in the peak, and to find His presence, di natin nakikita yung kabilang side. Di natin nakikita lahat eh. Ang gusto ni Lord, magtitiwala lang tayo eh. Magtiwala, mag-worship. Ang hindi natin namamalayan, tuwing umakit tayo, umiiyak tayo, Lord, gusto kita. Tulungan mo ako dito, pagalingin mo ako. Di ko man naintindihan to, Lord, mag-worship ako. Hindi natin namamalayan sa kabilang side, nandun yung ram, nandun yung provision. Sumasabay, umaakit ka, yung provision ni Lord, sumasabay na umaakit sa kabilang side. Nakikita kayo sa taas. Amen. Nakikita kayo sa bundok ng Panginoon. Amen. Kaya, pangarapin mo yan sa buhay mo. To go up in the mountain, this, you've got a lot of prayer mountains in Korea. But in the spiritual, it's to go into the holiness of God, into the secret place where you can find God, where you can cry, where you can just experience Him. And mind you, when God visits you, there is healing. Amen. When God visits you, there is provision. When God visits you in worship, there is an answer to your confused mind. When you're going up and you say, ayoko na, sawang-sawa na akong magalit. Sawang-sawa na ako sa buhay at sawang-sawa na ako sa bisyo. Bakit ka ng bundok, paayos ka na yun. Dahil meron siyang power na ibibigay. Everything, whatever you need, will be met in the mountain of the Lord. Because in the mountain of the Lord provides. In His presence, the Lord provides. If you're crying out for healing, if you're crying out for all these things. And I'd like to bring you as well as a challenge, no? Minsan hindi natin lang, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya ko ba mag-serve? Kaya ko bang gawin ang bagay-bagay? Napakaganda, sana ako nandito kayo. Hindi din aksidente nandito kayo. Kasi dito kayo nakakilala kay Lord. Amen. Amen ba yun? Yan ang masarap doon. Pero minsan tinitin natin, may kakayan ba akong maglingkod? May kakayan ba akong gawin ng mga bagay-bagay sa Panginoon? Eh, ito nga ako, yung dumi ng buhay ko eh. Pero alam niyo, huwag kang matakot. Kasi inaayos ni Lord ang bawat araw niyo. Inaayos ni Lord ang bawat trabaho niyo, iniiyak niyo, pamilya, inaayos niya. Huwag ka lang tumigil, umakit ang bundok. Panginoon, natanapin siya. Dahil sumasagot siya. Amen. Mag-antay ka lang. Amen. At ngayon gusto ni Lord, kung anong meron mo, bigay mo sa Panginoon. And Moses, sabi niya, si Moses, now, Exodus 4, Josh, ano ba yan? What if they do not, you know, sometimes you feel like God is calling you to do something, to serve, to testify, minsan, alam ko, hindi nga marunong magsalita. Sabi niya, Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say the Lord did not appear to you? Go ahead, Josh. Then the Lord said to him, what is that in your hand? Staff. Ay, itong staff natin eh. Yung staff ni Moses hanggang lupa yan eh. So, imagine nila natin hanggang punggupin. Sabi natin dito ang staff. Ni ano. Moses, sabi, what is that in your hand? Staff. The Lord says, throw it on the ground. Moses threw it on the ground. And it became a snake, so he ran from it. Siyempre, takot ko din. Ako, takot ako sa ahas. Eh. Takot siya. Eh. So sabi, then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. And you take it by the tail, that's risky. Ulo, tapos tutukain ako nito. Risky eh. Pero sabi ni Lord eh. Alam ni Lord eh, si Abraham, sabi mo, gagawin mo, kinuha niya. And so Moses reached out and looked, took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hands. Kinagawa si Abraham. And so Moses traveled and took his wife and sons, put them on a donkey, and started back to Egypt. And he took the staff off, Penino? And he took the staff of God. Staff of God. In his hand. Took the staff of God. Tinapo niya, bigyan niya kay Lord. Eh. Pero pagbalik sa kanya, kinaknowledge siya, hindi na to ang tungkod ko.
na dependent ako all my life para umakyat ng bundok, para makalakad, makatravel ng matagal. Amen. Ngayon, ito na yung staff of God. In-acknowledging itong staff na to sa Panginoon. Dahil hinawakan na ng Panginoon. Kinthrow niya, nagkaroon ng power. And that, the staff of God that Moses had now was not just a staff that can just make him walk. But that staff had the power to divide the Red Sea. And we too, if we allow our staff and what we have, bigay ulit natin kay Lord. Ano bang meron tayo? Ano bang meron? Trabaho? Kawit? Kanta? Ano bang meron tayo? Magandang ibigay tayo sa Panginoon. Let's throw it on Him. Minsan takot tayo ibigay eh. Minsan takot tayo i-let go. Pero minsan para nga makakonquer, makabreakthrough, kailangan mag-let go eh. Para makalipad ulit. Si Lord ganun din. Huwag kang matakot. Ibigay ang Isaac mo. Huwag kang matakot. Ibigay ang lahat na precious sa iyo sa Panginoon. Dahil hindi swapang ang Panginoon. Akala natin, yan ang Diyos na lagi nagdadala ng problema sa buhay ko. Minsan ganun ang tingin natin. Hindi totoo yan. Ako nang magsasabi ni hindi ganun ang Diyos nyo. Huwag kang maging maramot sa Panginoon dahil ang Panginoon hindi maramot sa iyo. Yung pala, pag binigay mo lahat sa Panginoon ng buong-buo, yung pala gusto niyang hawakan ng ulit, mag-touch niya ulit, bigyan ng kapangyarihan na pag ginamit mo, you live a significant life. Amen. That what you have, your money, yung ipon nyo, it goes to places where it can help the poor, it can build churches, may effect, may significance sa nation. May significance sa simbahan. Tugtog mo, may significance yan. Payagan mong bigay lahat sa Panginoon. Ano mang meron ka, huwag mong sapangan ng Panginoon. Dahil gusto lang niyang bigyan ng kapangyarihan ng lahat ng ginagawa. Amen. 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 Yan ang worshiper na gusto ng Panginoon na maging sa atin. And today, huli na natin to. Huling pagkakataon natin magsama-sama. Hindi tayo papayag lalabas dahil ng pintuan na hindi puno ng Panginoon. Amen. Sino gustong lumabas dito na ramdam niya, naranasan yung healing, naranasan yung kapangyarihan ni Lord sa buhay niya? Amen. Amen. Gusto mo dito? Lalabas tayo, but it's up to you. Will you go empty now? Will you give everything, your tears, your cries, everything, whatever, Lord, I give you all. Just wanna give you all. And today, we're going to bow down to God. We're going to bow down. We're going to worship. If you have that stuff in you, will you be willing to throw it to the ground? Lord, I give it to you. At kung mamarapati mong balik sa akin, Lord, marapati mong lagyan mo ng kapangyarihan, ng pagmamahal mo, ng passion ng itong buhay na ito para magamit mo sa kalwalhatian at nagkakaroon ng meaning ang buhay natin. Dapat nandito tayo na sa can we just all bow down to God? Sige, lulugod tayo. Ayaw kong nakaupo. Luhod. Iiyak ka kay Lord. In Abraham, there was a covenant made, a circumcision. Circumcision is the removal of flesh of the most private part, private organ of a man. But it was his way of doing a covenant. But what was he trying to say there? Sabi niya, sige, ayaw mo, i-surgery kita, isipin flesh sa katawan mo. And so you have to expose yourself to it. But God is telling us one thing, and Abraham was saying as well, Lord, ito, nagpapasircumcise ako sa'yo. No? But to bad, Lord, we you take off the flesh if you have to make a surgery na. Sinasabi din niya, Lord, kung meron ka pang dinideal sa buhay ko, hindi na ako maihiya sabihin sa'yo. Ito ang panahon na hindi ka maihiyang sabihin ng lahat, hindi mo itatago sa Panginoon. Kung meron bang idinideal si Lord sa'yo, sinasabi na, Lord, hindi ko na poprotektahan ang sarili ko ngayon from anything that will hinder you from making me more blessed and more fruitful and more productive. Now, Lord, circumcise us today.
deal with it, Lord. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung may dinideal si Lord, magandang pitawan na natin dito sa buntot na to. Kung ano man yun, circumcise my worship, God, like you've never worshipped before. Deal with what God wants to deal with you. We're gonna live here a clean life. We're gonna leave this place filled with the presence of God. Kung ano man ang dinidili, Lord, karamdaman mo yan, meron ka ba kailangan i-surrender sa Panginoon? Let's do it all together. Narapakataya. Speaking tongues and worship.